Magandang araw po sa lahat at welcome back po ulit sa aking channel. At sa video natin ngayon, i-share ko sa inyo yung aking DIY na panggawa ng kantal coil. So yung kantal coil natin, yun ang aking ginagamit na heater sa ating mga ginagawang incubator. So ito po ay DIY lang, galing sa aking mga retasong incubator. Tapos ito, itong shafting na to, ito ay 316 ang size. Kung sa millimeter, ito po ay 5 millimeter ang diameter ng shafting natin. Ang ito to, so Lazada ko to nabili, itong panggawa ng itong mechanical na to. Nabili ko to mga mahigit 2,000 pesos, hindi ko natanda. So parang isang taon ko na to nabili, pero 2 months ko pa lang siya nagagamit. Kasi dati ang ginagamit ko ay yung aking cordless drill. So ibinabala ko lang to doon sa cordless drill. Yun nga lang, kailangan ko ng katulong para tagapindot doon sa trigger ng ating cordless drill. So mabilis din naman kasi meron siyang speed 1 and 2. Ito meron din siyang speed na 1 and 2 dito sa likod. Ang pag wala akong katulong, naka primera lang. Pag gusto mong isigunda, ayan, ililipat mo lang yung pin na yun. Tatiming mo lang para magsakto yung gear. Ayan, naka-primera na siya. So mabilis yan. Ginagamit ko lang to kapag meron akong katulong. So pag wala, pag mag-isa lang, ayan, lipat mo lang siya dun sa unang gatla. Ayan, medyo maganit na siya. Hindi ko na nalalangisan. Yan, primera po yan. Malubay siya. Tapos ito, yung una, first time kong nabili to, nung unang nabili ko, hindi ko pa maintindihan kung para saan ba tong dial na to. So ito pala yung number of turns. So sa paggawa po kasi ng coil, mayroong computation. Depende sa gagamitin yung gauge ng wire, sa diameter ng ating shafting, at sa diameter ng ating coil kapag naalis na natin ito dun sa shafting. May computation po yan. So nahirapan din ako nung una, kaya ang ginawa ko nung napalabas ko yung, marami din po ako naging trial and error dito, marami din ako nasayang na kantal wire. Nung napalabas ko na yung saktong wattage na gusto kong mapalabas, tinandaan ko na siya dito. So yan, medyo hindi siya kita. Ayan, may gatla siya. 200 watts, 120 watts, at 150 watts. Tapos, itong sample natin dito, 200 watts yan eh. So, pag nakarating kasi dito sa 200 watts at pinutol nyo na siya dito sa ating spool, umaatras pa yan. Umuurong pa yan. Kasi banat, kapag binitawan mo, aatras pa yan. Tapos, ito nga pala, meron siyang butas dito. So, isusuot lang yung ating kantal wire dito para once na inikot mo, maghihigpit yung ating kantal wire. So magiging masinsin siya. Ayan, ganyan siya kasinsin. Kasi once na hindi siya naging masinsin, meron siyang hindi mo mapapalabas yung gusto mong wattage. So ayan, ganyan lang po kasimple yung aking panggawa ng coil. Tapos ang gamit natin dito na gauge ay 26 gauge po yan. Ito yung ating lalagyan ng spool. Matatanggal po itong sa ilalim nito. Tanggalin lang yan, tapos pwede nyo lang hugutin ito kapag ubos na yung inyong spool. Ayan. Ito ay itong spool na to ay parang nabili ko lang nasa 700 per spool. Kalimutan ko na kung ilang kilo ba to. Parang nasa 1/4. Parang ganun. Ito, marami na kasi akong nabawas dito. So, ayan. Ganyan lang po kasimple. Kaya, dito naman, kagandahan nito, pwede nyo talaga siyang i-operate mag-isa.
So ayan, papakitaan ko kayo ng sample. Kagawa ko ng 200 watts at kung paano ko i-operate ito ng mag-isa lang. So ayan, umpisahan ko na dito. Gagawa tayo ng 200 watts na coil. Sineset-up ko lang yung ating panggawa ng coil. Iniigpitan ko lang yung chuck dito. Ayan, nakakalas yan. Parang sa drill din lang yan. Tapos yung kabilang dulo ng ating wire. So ayan, sinusuot ko yan doon sa butas para maging pangontra. Tapos dahan-dahan lang nating ikutin. So umpisa, kapag okay na, masinsin na yung pagkaka-coil niya. Diretso nyo lang. So may part dyan na magja-jam or nagkakaroon siya ng spacing. Nire-reverse ko lang yung lever ng ating panggawa ng coil. Nire-reverse ko lang siya. Yan, katulad yan. Nagkaroon siya ng spacing, nire-reverse ko lang. Then, forward ulit. Mamamala din yan. Tapos yung nagja-jam siya, nagpapatong. Ganun din. So, ayan yung aking right hand ang pang-ikot dun sa lever. Tapos, yung aking left hand, siya yung maalalay sa wire para maging firm o maging masinsin yung coil na ginagawa ko. Ang gamit ko nga pala dito is 26 gauge na kantal coil. Mapalabasin po natin dito ay 200 watts. So ayan, kung makikita nyo, tumitigil ako sa pag-ikot kasi yung spool sa ilalim ini-adjust ko. Tinatapat ko dun sa kung nasaan na yung ating coil. Ayan, ganun po, nagja-jam siya. Reverse lang natin, kapag okay na, forward lang ulit. Kailangan maging firm siya kasi kung maraming space, magkaroon siya ng mga space. Hindi ganun yung lalabas na wattage. Hindi nyo mapapalabas kung 200 watts ba yung gusto nyo palabasin na wattage. So dito, pinahawakan ko lang sa pamangkin ko yung camera para makagawa ako. Tapos meron tong tanda. Tatlo yung tanda kasi nitong shafting na to. May pinaggatlan ako dyan ng plies. Ginatlan ko siya para sa 200 watts, 150 watts at 120 watts. So yung tatlong klaseng yun po, yung tatlong wattage na yun ang aking inilalagay sa aking mga ginagawang incubator. Depende sa capacity. Tapos, ito, ang kagandahan nga lang talaga nung ganito, ay kahit wala kang katulong, okay lang. Pag cord lang, dati kasi ang ginagawa ko ay cordless drill lang, tapos, itong shafting na to, nakabala lang ito sa drill. Kaya doon, kailangan ko palagi ng katulong kasi kailangan ko ng merong magpe-press dun sa trigger ng ating cordless drill. So dito sa aking ginawang DIY na coil machine na to, kahit ako lang mag-isa. Pero pag may katulong naman ako, ginagamit ko yung speed to nito para mas mabilis. So pag mag-isa lang ako, speed 1 lang yung aking ginagamit. Kasi kung speed 2 ang gagamitin ko, tapos ako lang mag-isa, malimit mag-jump, tapos ang daming spacing, mas mabagal. Kahit mabilis yung ikot, pabagal kasi nga, panay ang jump ng ating wire. So ayan, intayin ko lang hanggang maabot yung tanda para sa 200 watts. Kapag naabot ko na yung 200 watts dito, na tanda, tapos naputol na. Ano pa yan, meron pa yung iaatras. Kasi nga, banat na banat yung ating wire. May iuurong pa yan, meron pa yung iaatras. Tapos kung makikita nyo yung stain, nag-i-stain siya sa kamay. Mas prefer ko na walang gloves kasi mas ramdam ko yung wire eh, para mas masinsin talaga. So yan, malapit na ako dun sa tanda ng 200 watts. Kung makikita nyo, pagkaputol ko nyan, at binitawan ko na yung wire, aatras pa siya. So sa 200 watts,
At ang magiging sukat niya is nasa 14 inches. Ano yun, umurong na, naka-truss na yung wire na yun. So ayan, abangan nyo dito pagkaputol ko ng wire. Ayan, pagkaputol ko ng wire, a-truss pa yan. Ayan, matruss pa siya. Yung sukat mismo ng wire na hindi siya stretch ay 14 inches. Tapos kalasin lang dito sa chuck. Tapos yung isinuot ko dun sa butas sa kabilang dulo, tatanggalin lang yan para mahugot natin yung coil natin. Ayan. Ayan, kung makikita nyo, natanggal na siya. Alisin lang yung support dito na bearing. Mahuhugot ko na lang buo yung coil natin. So, 200 watts po yan. Ayan, tapos na po. 200 watts po yan. 14 inches ang haba. Gauge 26 po. Tapos dito, para mas pogi, madali nating ihinang sa wire pag ikakabit sa incubator. Nilalagyan ko siya magkabila ng terminal lugs. Ayan po. Nilalagyan ko siya ng terminal lugs. Kikrim ko po yan. Yan po kasi sa terminal lugs na yan, diyan ko iniihinang yung wire pag mag-iinstallasyon na ako sa loob. Magkabila pong dulo yan ng aking ginawang coil. Ayan, crimp ko lang. Tinutupi ko lang. Yan, pinafold ko yung dulo para mas kumapal. Mas kumapit yung pagka-crimp ng terminal lug. Yan, kung makikita nyo, madumi siya sa kamay. Nagkakaroon ng stain sa kamay. Ayan, parang... Oh, ayan, tapos na po. Ito na yung finished product na 200 watts na kandal coil. So, ayan, hanggang dyan lang po muna. Maraming salamat po sa inyong lahat.